Kapayapaan po sa inyo na mga giliw naming mga taga-subaybay. Salamat sa Panginoon sapagkat minsan pa ay ibinigay sa atin ang isang mabuting pagkakataon upang tayo po ay sama-samang mga aralan ng mga banal na kalooban ng ating Panginoon na nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po ay hatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at sa pagkakataong ito ay makakapiling po natin ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumay inyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan. Isang mahalagang paksa ang ngayon po'y ating pag-aaralan na sa pagkakataong ito ay posibleng sa hindi po natin nauunawaan o sa kawalan po natin ang kamalayan sa mga banal na salita ng ating Panginoon ay posible pong ito ay nagagawa po natin sa araw-araw ng ating pamumuhay. At dahil ibig ng Diyos na ituwid ang ating mga paglakad, ituwid ang ating pananaw sa buhay, ang ating paraan ng pamumuhay ay minarapat po na ngayon ay ituro sa atin ang tungkol sa paksang aralin na may pamagat na huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Kapatid na Neraya, para po sa ating pagpapasimula, saan po ba nakabatay itong ating paksang aralin na huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa Mateo Kapitulo 4, Versikulo 7. Pakibasa po kapatid na Benhanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Maliwanag po ang ating narinig bate po sa talatang binasa. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Kung saan po nakabatay itong paksang araling ito, ay nakabatay po ito sa sinabi o sinalita ng ating Panginoong Kristo Jesus nung siya magkatawang tao. At ang batayan ng sinabing ito ng ating Panginoon na huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos, ito ang niya ay nasusulat. Opo, mula sa banal na kasulatan, sa panahon pa ng unang tinawag na bayan ng Diyos ang bansang Israel, sa kanila'y sinabi na ang mga salitang ito at doon nasulat ang mga salitang huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Ayun po mga giliw naming mga taga-subaybay, niliwanag po sa atin na yung paksang aralin na ngayon ay tinatalakay natin ay nasusulat sa banal na kasulatan na hindi lamang nagmula sa panahon ng ating Panginoong Kristo Jesus nang siya po ay magkatawang tao. Sa katotohanan, panahon pa na ang bayang Israel ay nasa pagkukupkup ng ating Panginoon ay sinalita na ito ng ating Panginoon Diyos. At sa paanong paraan po ba, kapatid na Neraya, na nagagawang tuksuhin ng mga tao ang ating Panginoong Diyos? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa natin sa mga pangyayaring nasulat sa Aklat ng Mga Bilang, Kapitulo 14, Versikulo 22 hanggang 23. Sapagkat ang lahat ng taong yaon na nakakita ng aking kaluwalhatian at ng aking mga tanda na aking ginawa sa Ehipto at sa Ilang ay tinukso pa rin ako nitong makasampu at hindi dininig ang aking tinig.
tunay na hindi nila makikita ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang. Ni sino man sa kanila na humamak sa akin ay hindi makakakita. Maliwanag po ang nakasulat sa mga talatang binasa na ito po'y tumutukoy sa mga Israelita sa unang tinawag na bayan ng Diyos, ang sambahayan ni Israel. Ito po yung panahon, gaya ng inyo sinabi, kapatid na Benhanan, samantalang sila ay nasa panahon pa ng pagkukupkup ng Diyos kahit sila'y nasa Egypt na kung saan doon sila'y alipin. At maging nung sila'y sa pamamagitan ni Moises, ay inalis sila ng Diyos sa pagkaalipin at sila po ay naglakbay sa ilang o sa disyerto. Nagpakita ang Diyos ng maraming mga himala o mga gawang makapangyarihan na nagtatanghal ng kaluwalhatian o kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Pero sa kabila po ng kanilang mga nakitang mga tanda, mga makapangyarihang gawa ng Panginoon, ay nagawa pa rin ng unang bayang Israel na tuksohin ng Panginoon. At ayon sa talata ay 10 ulit o 10 beses na siya'y tinukso sa paraan na hindi nila niya pinakinggan ang aking tinig at hinamak nila ang akin anyang kapangyarihan. Kaya sa 2 mahalagang bagay po ay nahayag kung papaano po nagagawang tuksohin ng mga tao ang Panginoong Diyos. Katulad ng nagawa ng unang mga Israelita, hindi nila dinirinig ang tinig ng Panginoon at hinahamak ang kanyang kapangyarihan. At ito po ay mga bagay na totoong nakasakit ng kalooban ng ating Panginoon. Bagamat ang Diyos ay karapat dapat na sampalatayanan, ang Diyos ay karapat dapat na igalang, pero sa halip na sampalataya at igalang at sapat na sana yung mga ipinakitang makapangyarihang gawa ng Diyos para sila'y magtiwala, nagawa pa rin na siya'y tuksuhin. Gaya ng sinasabi ng Panginoon. At dahil nasaktan niya ang kalooban ng Panginoon, isinumpa ng Panginoon na yung mga taong gumawa nito sa kanya, bagamat meron siyang ipinangakong magandang dako na doon sila dadalhin, yung kilalang tinatawag na promised land, yung lahat niya ng mga humamak sa akin, yung mga tumukso sa akin, ay isinusumpa kung hindi sila niya makakakita o makakarating doon sa lupang pangako. Alam nyo, ang pagtukso sa Panginoon ay may halong pagmamataas at pagmamalaki sa Diyos. Sapagkat yung mga dakilang gawa na kanyang ipinarana sa mga Israelita ay hindi po nila na-appreciate. Dahil doon pa lamang sa bansang Ehipto ay nagpakita na ng dakilang gawa at kapangyarihan ang Diyos upang ang kanyang bayan ay iahon sa Ehipto mula sa pagkaalipin. 10 salot ang ipinaranas ng Panginoon sa kay Paraon noong panahon na tinututulan ni Paraon na palayain ang mga Israelita. Sa kabila ng mga bagay na ito, ay naglakbay ang Israel sa ilang. At mula doon ay nagpananas na muli ang Panginoon ng mga dakilang gawa. Pero every time na ang Israel ay nagkakaroon ng konting problema, halimbawa sa pagkain, sa inumin, para bang lagi nilang sinusumbatan ang kasangkapan ng Diyos na sinasabi, ano ka ba naman Moises, dinala mo ba kami rito para kami mamatay sa uhaw? O minsan naman sinasabi, dinala mo ba kami rito para mamatay sa gutom? Yun ay kawalan ng pagtitiwala at naghahayag ng pagmamataas ng isip ng mga Israelita. Kaya sabi nila, ayon sa kanilang katwiran, buti pa, hindi mo na lang kami inalis sa Ehipto. Okay nang kaming maging mahirap o alipin doon. Hindi baling hindi kami maglingkod sa Diyos. Ang importante, busog kami, nakakainom kami. Yun po ay kawalan ng pagtitiwala sa Panginoon. At kapag ka ang tao tila nanunumbat sa ating Panginoon Diyos, tila nagmamalaki sa ating Panginoon Diyos, yun po ay isang paraan ng pagtukso na dapat iwasan po natin sa ating kapanahunan. At gaya po ng naging kapalaran ng mga taong humamak sa Panginoon noong panahon na yaon, hindi po sila nakarating noon sa lupang pangako. Ang mga yaon ay nabuwal o nangamatay sa disyerto
at yung mga bagong henerasyon na lamang ang nakapasok sa lupang pangako. Bagay na hindi dapat mangyari sa ating mga buhay. Sa buhay na ito, merong pangako ang Diyos at sa buhay na darating, na doon sana lahat tayo ay makarating. Kapatid na ni Raya, gaano po kasama ang pagtukso sa Panginoon Diyos na nagawa ng mga mamamayan o ng unang sangbahayan ng Israel? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa natin batay sa pahayag ng Diyos kung gaano kasama at gaano kasakit sa kalooban ng Panginoon yung ginawang pagtukso sa kanya ng mga Israelita noon. Mababasa po natin to sa aklat ng Ezekiel, Kapitulo 20, Versikulo 27. Kaya't anak ng tao, salitain mo sa sangbahayan ni Israel at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Sa ganito may nilapastangan ako ng inyong mga magulang sa kanilang pagsalangsang laban sa akin. Narito po ang pahayag ng ating Panginoong Diyos na sa panahon ng Propeta Ezekiel ay ipinapaalala ng Panginoon na sabihin ito sa mga sumunod na henerasyon ng mga Israelita para kapulutan ng aral na huwag na nilang muling magawa ang bagay na ito, yung pagtukso sa Panginoon. Sapagkat sabi ng Panginoon, yung inyo-anyang mga magulang ay tinukso ako at yun ay nagdulot ng paglapastangan sa akin. So nilapastangan niya ako, niwalang galang at binaliwala ng mga Israelita ang Panginoon. So yung kawalan ng paggalang o paglapastangan, kumbaga hindi na nga iginalang, nilapastangan pa nila ang Panginoong Diyos, bunga ng kanilang hindi pagsunod o tinatawag na pagsalangsang laban sa Panginoon, yun po ay napakasamang gawain na nagdudulot ng malaking kalungkutan sa kalooban ng Panginoon para bang yung anak tsaka yung magulang. Minsan, ng mga anak, may mga salita at ginagawa na hindi nila lubos na alam na hindi na nga nila naigagalang ang kanilang magulang, eh nalalapastangan pa nila. At yun po ay masakit sa damdamin ng magulang. Kumbaga, ginawa mo na ang lahat para sa anak mo, ibinigay mo na ang lahat ng kailangan. Tapos nung dumating sa hustong gulang, sa halip na ikaw ay pasalamatan, sa halip na i-appreciate yung mga tulong at mga pagmamahal na ginawa mo, magsasalita pa ng mga bagay na hindi nararapat. Kaya hindi na nga iginalang, nalalapastangan pa yung magulang. Ganun po ang naranasan ng ating Amang Diyos sa unang bayang Israel, na sa halip na igalang, sa halip na magpasakop sila, ay tinukso nila ang Panginoon at yung napakasamang gawain sapagkat ang paglapastangan sa Diyos ay napakalaking kasalanan. At yan po ang nagawa ng bayang Israel na dapat kapulutan natin ng aral na nawa ay hindi natin magawa sa ating panahon. Kaya pinag-aaralan natin ang paksang huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Ibig sabihin, kapatid na ni Raya, yung salitang paglapastangan ay kasing kahulugan din ng pangmamaliit sa kapangyarihan ng Diyos. Opo. Hindi nila na-appreciate yung mga dakilang gawa ng Panginoon sa kanilang buhay na dahil doon, nilapastangan nila sa paraan na hindi nila iginalang ang kautusan ng Diyos. Hindi sila napasakop. Minaliit nila ang Panginoon Diyos. At kapag kaganoon, ang nagiging kalooban ng tao, yun po'y kagaya ng pagtukso sa Panginoon. Kaya napakasama po na tuksohin natin ang Panginoon. At ang pagtukso sa Panginoon ay sa paraang gaya ng hindi tayo napasasakop sa Kanyang kalooban. Sa halip na tuksohin po natin o lapastanganin ang ating Panginoon, ano po, kapatid na ni Raya, ang nararapat nating iukol na pagkilala sa ating Panginoon Diyos? Ang sagot po ng Biblia ay nakasalig sa isang mahalagang pagtuturo ng Apostol Pablo sa mga Hebreo, Kapitulo 12, Versikulo 28. Sa salin po ng Bibliang Revised Tagalog, Popular Version, inyo pong pakibasa, kapatid na Benhanan. Kaya't magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi mayayanig. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, sa paraang may paggalang at pagkatakot.
narito po ang nararapat nating iukol sa ating Panginoong Diyos. Ito po yung nababagay sa Kanya. Sa halip na tularan natin ang unang bayang Israel na nilapastangan nilang Panginoon, hindi nila iginalang, at hindi nila niluwalhati dahil nagawa nga nilang tuksohin ang Panginoon, sa ating panahon ay tinuturuan tayong magpasalamat tayo sa Diyos. Yun po yung una. Pangalawa, sambahin natin siya sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. At ang kalakip ng pagpapasalamat at pagsamba sa Panginoon sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, sa paraan na niyang may paggalang at pagkatakot. So dito po, mauunawa natin na yung pagpapasalamat, ina-appreciate natin yung mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. So hindi po natagpuan niya sa mga unang Israelita sa halip na pasalamatan nila ang Panginoon. Sa loob ng 40 years, araw at gabi, na iniingatan na tinutulungan sila ng Panginoon, pinakakain sila araw-araw. Eh sa halip na magpasalamat, parang nananawa pa sila doon sa ginagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya masasabi natin, mga walang utang na loob ang mga unang Israelita dahil hindi marunong magpasalamat. Eh tayo po, para hindi tayo mapabilang doon, i-appreciate natin. Sabi nga, count your blessing instead of your suffering. Bilangin mo yung mga pagpapala ng Diyos kaysa sa mga sakripisyo o mga hirap na pinagdadaanan mo. At kung mabibilang natin yung mga pagpapala ng Diyos, yun ay sapat para sa halip na tuksohin natin siya, siya'y ating pasalamatan. At ang isang gawa ng pagkilala sa Diyos ay sambahin natin siya. Mag-alay tayo ng mga pananambahan at pagpupuri na ang paraan ay yung pagsamba na nakalulugod sa Kanya. Hindi yung pagsambang ayon lang sa gusto natin. At kung gagawin natin ang pagpapasalamat at ang pagsamba, kailangan na niya may paggalang, talagang punong-puno ng respeto. Sapagkat ang Diyos po ay karapat-dapat na pag-alaya ng pananambahan. Karapat-dapat siyang igalang ng sangkatauhan. Sapagkat siya'y Panginoong Diyos, siya'y kataas-taas ang Diyos. Kaya kapag hindi siya'y ginagalang, o kaya ang paggalang ay hanggang labi lang, walang kabuluhan. Minsan dyan nasabihan ang mga Israelita, bakit nyo ako tinatawag ganyang Panginoon, Panginoon? Hindi nyo naman ginagawa yung mga bagay na ang sinasabi. Datapat walang kabuluhan ang niyang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng aral ng mga tao. Kaya dito po, maunawa natin na talagang para hindi tayo mapabilang dun sa mga taong tinukso ang Panginoon, kailangan po sa lahat ng mga bagay na pinagpala ng Diyos sa ating buhay, matuto tayo magpasalamat sa Kanya, mag-alay tayo ng pagsamba at magkaroon tayo ng paggalang na may pagkatakot sa Kanya. Tinatawag po itong reverential fear. Yun po mga giliw namin mga taga-subaybay, ang hindi pagtukso sa Panginoon ay hindi po natatapos na ina-appreciate lang natin yung mga bagay na mabubuting ginawa sa atin ng Panginoon, hindi natin siya sinusumbatan, o sa ating mga sarili ay dumadalangin tayo lakip ang mga pagpapasalamat. Tandaan po natin, kalakip ng hindi pagtukso sa Panginoon ay ang pagsunod sa Kanyang banal na kalooban. Kaya sabi nga kanina ni Apostol Pablo, binigyan tayo ng kahariang hindi mayayanig. Alin kaya yung kaharian na yon? Mga minamahal na taga-subaybay, sa Biblia, makikita po natin, mababasa po natin, mayroong isang kahariang espiritual na itinatag ang Panginoon Diyos na kung saan doon dapat ang mga tao ay pumunta. Maging mamamayan tayo ng kahariang espiritual sapagkat isa sa banal na kalooban ng Panginoon ay ang pagtuturo niya ng siya magkatawang tao na sinasabi niyang hanapin niyo muna ang kaharian ng ating Panginoon at ang mga bagay na ito ay pawang idaragdag na lamang sa atin. Kaya kung ang atin pong pagsunod sa Panginoon ay mayroong limitasyon sa paraang mas nagahari ang ating kagustuhan kung saan tayo maglilingkod, yun po ay isang paraan ng hindi lubos na pagpapasakop sa Diyos. At kapag ka hindi tayo napasasakop sa kalooban ng Diyos, gaya
nang tinutukso natin ang ating Panginoon Diyos. At tungkol sa kaharian na yan, ay ipinaliwanag po sa mga nakalipas na mga pagtuturo po ng programang ito na ito'y walang iba kundi ang iglesyang itinayo mismo ng ating Panginoon. Ang iglesyang binili ng sariling dugo ng ating Panginoon. At upang tayo, mga giliw naming mga taga-subaybay, ay huwag mahulog sa kasalanang pagtukso sa ating Panginoon Diyos. Ano po ang ibinibidin sa ating lahat ng banal na kasulatan? Ang sagot po ng Biblia ay mababasa natin sa isang napakahalagang pagtuturo ng Apostol Pablo na nasulat po sa Hebreo Kapitulo 10, versikulo 23. Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Ang pag-aalinlangan ay isang paraan din po yan para magawa ng tao na tuksohin ng Panginoon. At para huwag tayo humantong sa pag-aalinlangan, sinasabi ng Apostol Pablo, ingatan nating matibay yung ating pagkakilala sa Panginoong Diyos. At ingatan natin yung ating pag-asa sa kanyang mga pangako. At tandaan natin palagi, ang Diyos na nangako sa atin ay tapat siya, tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. Ano po ba yung ibig sabihin ng ingatan natin, yung matibay nating pagkakilala sa Diyos? Huwag nating mamaliitin ang pagka-Diyos ng ating Panginoong Diyos. Ingatan natin at mamalagi sa ating kalooban na siya'y buhay na Diyos, siya'y tunay na Diyos, siya po ay makapangyarihang Diyos. Bagamat siya'y espiritu, hindi nakikita, subalit siya po ay nakapangyayari. At sa katotohanan ay walang bagay sa mundong ito na pwedeng mangyari na walang permiso ng ating Panginoon. Kontrolado niya po ang lahat ng mga pangyayari. Kahit yung mga bagay na imposibleng mangyari sa kakayahan at kaisipan ng pangtao, walang imposible sa Panginoon. Makapangyarihan siya. Walang bagay na hindi niya magagawa. Kaya ingatan natin yung pagkilala sa ating Panginoong Diyos. Huwag nating mamaliitin ang kanyang kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya. Kailangan natin siyang sampalatayanan. At bukod doon, ingatan natin yung ating matibay na pag-asa sa mga pangako ng Diyos. Huwag tayong pumayag na mag-alinlangan. Halimbawa, pangako ng Diyos, sa anumang paraan, hindi kita papagkukulangin. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Ginawa ng Diyos yan sa mga Israelita. At yan ay patuloy na ginagawa ng Diyos sa sangkatauhan, lalong-lalo na po sa buhay ng kanyang mga lingkod. Huwag natin pag-aalinlanganan yun. Sa halip, matibay tayong umasa na ang pagtulong ng Panginoon, ang kanyang paglingap ay nasa atin, at sa pag-asang iyon ay sinasabi sa ating tapat siya kung mangako. Hindi siya katulad ng tao na may mga bagay na ipinapangako na kayang gawin at may mga bagay na ipinapangako na hindi magagawa. Ang Diyos po, pag sinabi ng Panginoon, yun po ang mangyayari sapagkat siya'y makapangyarihang Diyos. Mga giliw naming mga taga-subaybay, ibig kong pansinin natin yung talatang huling binasa po at narinig ninyo. Ito po ay epistola ni Apostol Pablo. Gaya po ng amin pong ipinapahayag at itinuturo sa programang ito, si Apostol Pablo man, nung siya ay isang miyembro pa ng Judaismo, kumikilala rin siyang may Diyos, pero hindi naging sapat yon para ang Diyos ay hindi siya kahabagan. Ano ang ginawa ng Panginoon dito sa lalaking si Saulo na taga-usig ng mga lalaki at babaeng tinawag sa kaharian, sa iglesia? Inuusig niya po ito, kinakaladkad niya po ito sa bilangguan. Pinapapatay niya po ang mga miyembro ng iglesia na pag-aari ng ating Panginoon. Pero dahil mali ang kanyang pagkakilala sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran doon sa reliyon ng Judaismo, tinawag siya ng Panginoon Diyos. Mula sa pagiging Judaismo, tinawag siya sa loob ng kabanal-banalang iglesia, at dito sa iglesyang ito, ginawa siyang apostol. At nang tawagin na siya dito sa kabanal-banalang iglesia, nagkaroon siya ng matuwid na pagkakilala
sa ating Panginoon Diyos. Tayo man, sa kasalukuyan, meron tayong kinikilalang Diyos. Pero ang tanong, yun bang kinikilala nating Panginoon Diyos ay ayon sa pagkakilalang dapat ay taglay ng isang tao? Gayahin natin si Apostol Pablo. Naging matibay ang kanyang pag-asa nang makilala niya ang tunay na Diyos na dapat paglingkuran. At dahil doon, nabuo ang isang buhay na pag-asa na sa lahat ng ipinangako ng Diyos sa kanyang mga lingkod, hindi po ito dapat na pag-alinlanganan. Sapagkat sa kanyang puso ay napatunayan niya, ang Diyos na nangako ay tapat niyang ipinangako. Ano po, kapatid na ni Raya? Ang napakahalagang mensahe na kung maunawaan at sampalatayanan ng ating mga giliw na taga-subaybay ay agad na pagbulayan at magawa nila sa kanilang mga buhay. Ang sagot po ng Biblia ay mababasa po natin sa ikalawang kronika, kapitulo 20, versikulo 20. Sasalin po ng Biblia ang bagong ang Biblia. Kinaumagahan, sila'y maagang bumangon at lumabas sa ilang ng Tekoa. Habang sila'y lumalabas, si Jehoshaphat ay tumayo at nagsabi, "Pakinggan ninyo ako, O Huda, at mga mamamayan ng Jerusalem. Manalig kayo sa Panginoon ninyong Diyos at kayo'y magiging matatag. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at kayo'y magtatagumpay." Dalawang napakahalagang bagay po o mensahe ang nais po ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-aaral na ito ay matutunan natin dito sa paksang tinatalakay na huwag nating tutuksuhin ang ating Panginoong Diyos. Sa halip na tuksuhin, ay tinuturuan at inaakay tayong manalig ng lubos sa ating Panginoong Diyos. At pangalawang bagay, manalig o maniwala tayo sa mga kinakasangkapan ng Diyos sa mga pagtuturo. Gaya ng mga propeta, mga apostol, at sa ating panahon, katulad ng programang ito, na ang kabanal-banalan. At kung magawa po natin ito, ay may kalakip na pangako. Kung tayo ay lubos na mananalig sa Panginoon, sa gayon anya'y magiging matatag kayo. Magdudulot po ito sa atin ng iba yung katatagan para wag tayong mahulog sa isang malaking kahinaan na pagtukso sa ating Panginoon. At bukod po ron, kung tayo lubos na nananalig sa Panginoon na daan para hindi tayo mahulog sa pagtukso sa Kanya, ay magagawa nating maniwala at manalig na lubos sa mga kasangkapan ng Diyos, sa gayon anya'y magtatagumpay kayo. Di po ba't ito ang ating hangad? Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, maranasan nating tayo ay nagtatagumpay. Limitado lang po ang ating magagawa para maranasan natin ang pinapangarap nating tagumpay sa lahat ng mga bagay. Ang Diyos po ang siyang nagbibigay ng tunay na pagtatagumpay. Una, tagumpay na uko sa kaluluwa, at ang pagtatagumpay maging sa paraan ng pamumuhay sa mundong ito. At yan po ipagpapala ng Panginoon kung tayo ay hindi natin siya tutuksuhin. Sa halip ay lubos natin siyang sasampalatayanan at sasampalatayan natin ang kanyang mga aral at pagtuturo na inihahatid ng kanyang mga kinakasangkapan. Maliwanag po mga giliw namin, mga taga-subaybay, ang mga talatang ito ay nagbababala sa atin na sana ay huwag nang maulit ang naging hindi mabuting kapalaran ng mga Israelita na iniahon ng Panginoon sa bansang Ehipto. Alam po naman natin, mayroong Diyos na pumapatnubay sa kanila at sa pamamagitan ng kasangkapan ng Diyos na si Propeta Moises ay iniahon sila, inilabas sila sa pagkaalipin. Pero ano nangyari sa mga Israelita? Dahil sila'y hindi nanalig sa Diyos, nag-alinlangan sila sa kapangyarihan ng Diyos, nilapastangan nila ang ating Panginoon Diyos, minalait ang kanyang pagiging Diyos, at kasabay noon ay hindi nila ganoon tinanggap ang sugo o kasangkapan ng Diyos upang sila ay ihatid sa lupang pangako, ay nangabuwal sila sa ilang. Sa panahon po natin ngayon, nananatili ang Diyos ay namamatnubay sa kanyang kaharian. At sa kaharian ito, sa kanyang iglesia, mayroon siyang mga kasangkapan. Ang hiling sa atin
upang tayo'y magtagumpay, maging matatag sa pananampalataya, magtiwala tayo sa Diyos gaya ng tayo'y nagtitiwala sa Kanyang mga isinugo. Dahil dito ay hinihiling po sa atin na mga sumusubaybay ng programang ito na sana ay unti-unti ay umuusbong sa atin ang pananampalataya ng tunay na pagkakilala sa tunay na Diyos na dapat nating paglingkuran. Pagpala sa atin ang mga pagtuturong ito mula ngayon at magpakailanman. Amen.